Samantala, patay po ang isang ginang at tatlo niyang mga batang anak sa sunog na sumiklab naman sa Tondo, Maynila. Lalo pang lumaki ang apoy ng ilang ulit na may sumabog na tangke ng LPG. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagsimula sa second floor ng New Oriental Market ang apoy. May nag-spark sa pinto ng kwarto ng pamilya Sungak kung saan natutulog ang nanay na si Edilyn at ang tatlo niyang anak. Ginising daw agad ni Edilyn ang iba niyang kaanak. Paggising niya po sa akin, malaki na po yung apoy. Sobrang laki na po kasi siya po nasa labas. Sinusubukan niya pong patayin yung apoy para maisalba yung mga anak niya. Hindi niya ka rin kasi alam yung gagawin niya kasi po sobrang talagang laki ng apoy. Wala rin po akong magawa, inano ko rin po naman yung mga anak ko. Natrap sa kwarto sina Edison, Micaela at Marky Sunga, edad 4 hanggang 7 taong gulang at ang nanay nila. Dalawa naman ang sugatan sa insidente. Mula sa tinutuluyan ng pamilya Sunga, mabilis kumalat ang apoy sa mga kwarto at tindahang katabi nito. Nadamay rin ang isang residential building. Hindi namin napansin na malayan kasi marami kaming ginagawa na rasyon. Tapos napansin na lang namin na lumakas ng apoy. Yun lang. At saka tumakbo na lang din kami. Ano yung mga panindaho? Pinag-iniwanan na lang namin. Dahil sa pagmamadali ng mga tindero, naiwan ang nagkalat ang mga paninda nilang gulay sa kalye. Papaliit na sana ang apoy ng ilang ulit may sumabog na LPG tank na nagpasiklab ulit sa apoy. Ilang beses ding pumutok ang linya ng kuryente habang inaapula ng mga bumbero ang apoy. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog bago ideklarang fire out alas 6 ng umaga. Tinatiyang 5 milyong piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog, bagamat jumper sa kuryente raw ang karaniwang problema sa lugar. Paalala naman ng mga bumbero. Palaging mag-ingat pag alis natin sa bahay o bago matulog. Tanggalin natin yung mga nakasaksak na hindi kanayos-nayos o hindi ginagamit sa loob ng bahay. At yung ating mga gasol, pag-alis natin o pagkatapos ng magluto, tanggalin natin at sarado ng maayos yung ating gasol para nga maiwasan natin yung ganito. Mav Gonzalez, GMA News.